gabi po sa inyong lahat. Muli binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunungo sa tagapagligtas. Isang pagkakataon muli sa atin para makapagsama-sama noong ngayong gabi. At ito marahil ang huling prayer meeting na makapag-video ko, Lord willing, next week. I will be in church at makakapangaral po ako ng salita ng Diyos doon sa lugar niyon. And Lord willing, this coming Sunday, mag-i-start na po tayo ng ating pagsamba sa Panginoon. Kaya sa mga kapatid na inanyayayahan ko po kayong dumalo sa tatlong servisyo na meron po tayo, alas 9, alas 10:30 at pang-alas 3 ng hapon. Kaya umaasa po ako na makadalo po kayo sa ating pananambahan. Well, sa gabi pong ito, may malulungkot akong balita sa inyo, nais kong ipaabot sa inyo na yung ipinapanalangin natin kapatid natin sa pananampalataya na kaibigan ko rin, si naging estudyante ko rin to sa Bible School, si Brother Dominguez, he passed away, I think last Friday, and ipanalangin po natin ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang nakakalungkot nga po rito, no? Tatlo sa kanyang mga anak, nung siya'y na ospital at namatay doon, at nung maiburol, hindi po nakapunta yung tatlo niyang mga anak dahil po yung tatlong anak niya ay tinamaan ng COVID. So, ang nakipaglibing lamang po ay yung mga pinsan at ibang mga kaanak ni Brother Dominguez. So, ipanalangin po natin, no? Isama natin sa prayer si yung mga anak niya na sila Christian, si Maan, si Daniel, at saka si Heidi, maging Sister Alice na nasa Australia po sa mga oras nito. So, sa pagkakataon pong ito, ang pag-aaralan po natin ay isang huling talinhaga, at ito yung huling bahagi ng talinhaga na makikita natin sa Mateo 13. Actually, ang talinhaga doon sa Mateo 13, 80 talinhaga. Nakapag-aral na po tayo ng 6 na talinhaga roon na magkakasunod. Ito po ang pag-aaralan natin sa gabing ito, yung talinhaga patungkol sa lambat at lalaking may-ari ng sambahayan. So, pagkatapos po nito, Lord willing, next week, talinhaga po muli tayo hanggang sa matapos po natin yung series of lesson sa pag-aaral natin yan. Ang gagawin po muna natin, mananalangin po muna tayo mga kapatid, at sama rin po natin sa panalangin yung mga nakita nyo pong mga prayer requests na ating pong ini-airy every Wednesday night, and continue to pray for them. At ganun din yung aking kaibigan na si Michelle Aman, yung kanyang father, ay may COVID sa mga oras nito. So, we will pray for him also. Manalangin na po tayo. Ama namin, O Lord, na nasa langit, ikaw na makapangyarihan, mapagpagaling, at kumakalingat sa amin. Salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo. Isang pribileyo sa gabing ito, Panginoon, na kami makapagsama-sama, mananalangin at lumalapit sa iyo. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan laban sa iyo na nagawa. Patawarin mo kami sa mga bagay na kami nakalimot, Panginoon, sa aming buhay, at sumalungat kami sa iyong kalooban. Sa gabing ito, muli kami nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na meron kami, Panginoon, na ang inyong salita ay muling maipapahayag, maipapaabot sa mga kapatid sa Marikina Valley, at ganun din sa mga kapatira na nakikinig sa amin. Dalangin ko po ang isa kong kapatid sa pananampalataya, ang kanyang tatay, Sister Michelle. Dalangin ko ang kanyang father, Lord, na sa mga oras nito, nakikipaglaban sa COVID, naway tuluyan ng gumaling, Panginoon, at hindi na makahawa pa ng iba. Dalangin ko ang gamutan na ginagawa sa kanya. Palakasin mo ang kanyang katawan, Panginoon, at aking dalangin na ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kagalingan sa kanya. Umaasa ako na si Kuya Mario ay magkakaroon ng kalakasan, at itong kalakasan na ito ay manggagaling sa iyo, O Diyos. Ganun din sa paraan ng paggagamot na ginagawa sa kanya sa mga oras nito. Ganun din ang mga kapatid namin, Panginoon, na may mga karamdaman sa mga oras nito. Patuloy ko silang ipinapanalangin na way sila'y patuloy mong palakasin, pagaling sa kanilang mga karamdaman. At Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, bahagi ng aming iglesia, pag-ingatan mo po sila. Panginoon, I'm looking forward na magkakaroon kami ng isang magandang linggo this coming Sunday.
akin po ipinagkakatagubilin sa iyo ang aming pananambahan sa darating na linggo. Panginoon, ikaw po ang maggabay at magbigay ng wisdom sa amin, Panginoon, sa aming gagawing pagsamba sa iyo. Huli, salamat sa oras na ito, sa pribileyo mo rin makapagturo, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Again, ngayong umaga po, ngayong gabi po, rather, ang ituturo ko po sa inyo ang talinhaga patungkol sa lambat at lalaking may ari ng sambahayan. Mateo 13:43. Sama-sama po natin basahin ito, no? Talinhaga patungkol sa lambat. Ang paghahari ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ito, hinila nila sa pangpang. Umupo sila at tinipon ang mabubuting isda sa mga lalagyan, ngunit ang masasamang isda ay itinapon nila. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahon ng ito. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama at sa matutuwid. Itatapon nila ang masasama sa nagniningas na apoy, doon magkakaroon ng pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa kanila, naunawaan ba ninyo ang lahat ng bagay nito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Na magkagayon, sinabi niya sa kanila, ito'y sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay katulad ng isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan. Now, nais ko pong makita sa inyo rito yung dalawang talinhagang sinabi po rito. Umpisan po natin sa talinhaga patungkol sa lambat. Unang-una, yung point po natin ay yung paglalarawan. Pangkaraniwan yung ginamit na paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa talinhagang ito, pangingisda. At dapat ninyong malaman na marami sa alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay mangingisda. Kaya marahil itong talinhagang ito, masasabi natin madali lang maintindihan yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi nga rito, ang paghahari ng langit ay katulad din sa isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Now, may tatlong paraan ng pangingisda sa dagat ng Galilea. May uri ng paraan kung paano sila ginagawa yung panguhuli ng isda roon. Unang-una, yung tinatawag ng pamimingwit ng isda. Yung may kawit at linya, yung hook at line na tinatawag. Katulad nung ginawa ni Pedro nung siya inutusan ng ating Panginoon upang manghuli ng isda. Makikita natin ito sa Mateo 17:24-27. Nang sila'y dumating sa Kapernaum, ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Pedro. Sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro? Sinabi niya, oo. Nang makatapos na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus na sinasabi, Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis pangdayuhan ang mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan? Sinabi ni Pedro sa mga dayuhan. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon, di saklaw ang mga anak. Gayon man, upang hindi nila tayo katisuran, umaroon ka sa lawa, ihulog mo ang kawil, kunin mo ang unang isda na iyong mauhuli. Kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, ay makakakita ka ng isang salaping pilak, kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila. So dito makikita natin yung pangingisda na ginawa ni Apostol Pedro rito na utos ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pamimingwit na tinatawag, no? Na ginagawa din natin dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung paglalambat ng pang-isahang tao. Maliit na lambat lamang ito. Ang tawag nito sa Greek word, amplibestron. Amplis, amplibestron. So yun ang word na ginamit dito, no? Itong panglalambat ng isang tao, ito yung may maliit siyang lambat na inilalagay niya sa kanyang balikat, tapos kapag nakakita siya ng mga isda, school of fishes, no? Ibabato niya ito hanggang sa makahuli siya ng mga isda. Ito yung ginagawa nila Apostol Pedro nung tinawag sila ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi sa kanila, mula ngayon ay mamamalakaya kayo ng tao. Makikita natin sa Mateo 4:18-19 yan. Habang si Jesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang magkapatid
Sila ay sina Simon na tinatawag na Pedro at ang nakakabata niyang kapatid na si Andres. Nagahagi sila ng lambat sa lawa sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. So ito yung lambat na binabanggit ko sa inyo, yung pag-iisahan lamang na ilalagay ng tao sa kanyang balikat at ibinabato niya sa mababang tubig. Yung pangatlong uri ng lambat, yung tinatawag natin paglalambat ng pangmaramihan. Ang tawag naman nito sa Greek word ay sagene. Ito yung malaking lambat, no? May 2 metro ang taas nito at minsan may 100 metro ang haba at kinakailangan ng mga 6 na tao o higit pa ang nagtutulong-tulong upang hatakin ang lambat nito sa pangpang. Ang ginagawa rito, no? Pumupunta muna isang bangkaro sa malayo, tapos ihuhulog ito, itong lambat nito, parang semi-circle. And then yung mga tao rin sa pangpang, hahatakin nila ito. So lahat ng isda na mapapasok dun sa lambat na yun, okay? Walang pili-pili doon. Talagang lahat yun, madadala sa pangpang. Nakaranas ako nito nung binata ako, punta ako ng Quezon Province, at madaling araw noon, na may ginagawang ganito, ng paglalambat ng pangmaramihan. So, nung magkakaibigan kami, lumabas kami ng tabindagat, nakita namin yung mga mangingisda na gano'n ang ginagawa. Nakitulong na rin kami. At talaga napakalaki ng lambat na hinatak namin sa pangpang. Ganun pa man, ganun ang uri ng paglalambat na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa ating talinhaga, yung pangmaramihan na lambat, pangmalakihang lambat na ginagawa nila, hinahatak nila lahat ng mahuhuli nila sa pangpang. So walang pili-pili rito, no? Lahat ng isda na mahahalo rin sa lambat, makakain man o hindi makakain, makukuha at makukuha yun. Now, pagbibigay ng kahulugan ng Panginoon, well, makikita naman natin dito, no? Ang kahulugan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo rito na maintindihan ng mga mambabasa, pagbubukuri ng mga sinugong anghel ng Diyos ang mabuti at masama sa katapusan ng panahon upang ibulid sa impyerno ang mga masama. So yan po ang kahulugan nun, no, na makikita natin. Now, sinabi rito sa Matthew 13:49 to 50, basahin natin, gayon mangyayari sa katapusan ng kapanahonan ito, lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matuwid, itatapon nila ang masasama sa nagniningas na apoy, doon magkakaroon ng pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Now, anong prinsipyo mula sa talinhaga ang matututunan natin? Well, simple lamang po, ang makikita natin doon sa talinhaga, mga prinsipyo na may paghatol na mangyayari sa inaharap. Yan po ang katotohanan, nabanggit na rin po yan doon sa Parable of the Wheat and the Tares na magkakaroon ng paghatol sa inaharap. Pangalawa, maging handa bago dumating ang paghatol. Abay, mapanganib ang magiging kalagayan ng mga taong hindi magiging handa kapag dumating ang paghatol ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, magpatuloy ang iglesia sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan bago dumating ang paghatol. Dapat po talaga bilang iglesia, tungkulin po natin na patuloy nating ibahagi ang ebanghelyo sa kaligtasan ng mga taong makikinig at mananampalataya sa ating tagapagligtas bago dumating ang paghatol. Tignan po natin yung mga natatanging mga talata na may kinalaman dito, no? Sa Mateo 5:22, may nabanggit ang ating Panginoon Jesucristo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid na walang kadahilanan ay mapapasapanganib ng kahatulan. Ang sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, hangal ka, siya ay mapapasapanganib ng sahidrin. Ngunit ang sino mang magsabi, wala kang kabuluhan, siya ay mapapasapanganib sa apoy ng impyerno. Sa Mateo 10:25, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na makakapatay kapwa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Maging dito sa Mateo 13:41-42, susuguin ang anak ng tao ang kanyang mga anghel, titipunin nila sa labas ng kanyang paghahari ang lahat ng bagay na nakapagpapatisod, at ang mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos, iahagis nila ang mga ito sa nagniningas na pugon ng apoy. Dito'y magkakaroon ng
pananangis at pangangalit ng mga ipin. Ito po yung expression na nakakaranas sila ng hirap, daing, no, doon sa lugar na kung saan napunta sila. Makikita din po natin, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng paalala at nagkaloob ng kaligtasan sa atin na bago dumating ang paghatol nito, ibig kinakailangan makilala natin siya. Sa 1:17-18, ito ay sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan. Sinugo niya ang kanyang anak upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Wala pong iba kundi si Jesucristo. So ang layo na lang ng mga tao ngayon sa impyerno kung patuloy sila sa pagtanggi sa alok na inaalok ng ating Panginoong Jesucristo, na lumapit sa kanya at manalig sa kanya at maniwala sa kanyang ginawang katubusan para sa isang makasalanan, ay isang tibok ng puso. Kapag sila'y namatay at huminto ang tibok ng kanilang puso, sila'y mapapa sa impyerno, magpakailanman. Tuloy po tayo. Sa aklat naman ng 1:3-36, siya na sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak, hindi makakakita ng buhay. Subalit, ang galit ng Diyos o ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. 1:5-24, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Siya ay hindi nahatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ito ang pag-asa, ito ang kaaliwan na meron ng mga tunay na mananampalataya. Inalis na sila roon sa lugar ng paghatol. Inalis na sila roon sa lugar ng kamatayang walang hanggan. Bagkos, sila ay nandun sa kalagayan, may buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Roma 1:16, ito'y sapagkat hindi ko'y kinahihiyang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una sa mga Hudyo at sunod para sa mga Hintil. 2 Timothy 3:15, mula nang ikaw ay sanggol pa lamang, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makapagbibigay ng karunungan sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakaliwanag po ng katotohanan, mga minamahal. May paghatol na darating at ang paghatol na yan ay wala pong makapipigil, no? Pangalawa, may pag-asa, no? Bago dumating ang paghatol, naway lumapit tayo kay Jesus na siya makapagliligtas sa atin. Manalig tayo sa kanya. At kung tayo man ay bahagi ng iglesia, abay, patuloy po tayo. Huwag magsawa. Patuloy natin ibahagi ang alok ng kaligtasan sa mga tao na kinakailangan nilang mapakinggan na si Kristo lamang ang tanging pag-asa sa buhay na meron tayo ngayon. And then, nais ko pong makita ninyo yung susunod po nating punto. Yung talinghaga, no? Patungkol sa may-ari ng sambahayan. Ang makikita po natin dito, pagkatapos nga nila na sinabi ni Kristo yung talinhaga, no? Yung talinhaga patungkol sa lambat. Ang makikita natin dito, nagtanong ang ating Panginoong Jesucristo, nagsimula siya sa pagtatanong. Babasahin po muna natin. Mateo 13:51-52. Sinabi ni Jesus sa kanila, naunawaan ba ninyong lahat ng bagay nito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanila, ito ay sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay katulad ng isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang bago at mga lumang kayamanan. Now, makikita po natin dito
Pagkatapos, masabi ng ating Panginoon Jesu Kristo yung talinhaga ng lambat, no? Tinanong niya ang kanyang mga alagad, naunawaan ba ninyo ang lahat ng bagay nito? Isipin mo, 7 talinhaga ang sinabi ng ating Panginoon Jesu Kristo, no? Mula doon sa talinhaga ng binhi, no? And then talinhaga ng masamang damo. And then makikita natin yung talinhaga ng nabanggit niya rito, yung talinhaga nung yeast, no? Yung pampaalsa. And then makikita rin natin yung talinhaga ng mustasa. And then makikita natin itong talinhagang ito, no? Makikita natin doon sa mga talinhaga na yun, tinanong niya yung kanyang mga alagad na yung mga sinabi ko sa inyo, naunawaan nyo ba? Positibo naman ang sinagot ng mga kanyang alagad. Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Narito makikita natin na sa tulong ng Panginoong Jesucristo, yung mga bagay na hindi nakikita na ng mga matatalinong tao, makakapangyarihang tao, okay, mahuhusay na tao, dahil tumatanggi sila maging alagad ni Kristo, yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na sumusunod sa Kanya at nais siyang lubos na makilala, naunawaan nila yung alagad, yung talinhaga na ibinabahagi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. And then itong bandang huli, sinabi niya rito, sinabi ni Jesus sa kanila, naunawaan niyo bang lahat ng bagay na ito? Sinabi nila, oo, Panginoon. Na magkagayon sinabi sa kanila ito sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay katulad ng isang lalaking may pag-aari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at lumang kayamanan. May dalawang bagay tayong nais makita rito. Una, yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo. Simple lang naman yung tanong, no? Kung yung tanong ay naunawaan ni yung mga bagay na ikinuwento niya ay naunawaan nila, positibo naman ang naging sagot nila. At walang pagdududa na itong mga alagad nito na kung meron silang hindi naunawaan, tinatanong nila sa ating Panginoong Jesucristo para higit maging klaro sa kanila. Ganon din sa atin, mga kapatid, no? Sa ating pag-aaral ng Biblia, at kung may mga tagapagturo man tayo na may mga bagay tayong hindi naiintindihan, unang-una, itanong natin sa mga nagtuturo sa atin. Pangalawa, humingi tayo rin ng karunungan sa Panginoong Diyos. At saka yung tamang sistema ng paraan kung paano natin maintindihan yung mga isinulat sa Biblia. Tamang sistema ng pag-aaral ng Biblia. Now, ang pangalawang punto na nais ko makita ninyo dito sa talinhagang ito, ang paghahantling tulad ng ating Panginoong Jesucristo. May ginawa kasi siyang paghahaling tulad rito, eh. Ang ginawa niyang paghahaling tulad rito, yung guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay inalin tulad niya sa isang may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan. Una, bigyan muna natin pansin yung guro ng kautusan. Sino ba ito? Well, kapag sinabing guro ng kautusan, ibig po sabihin scribe, no, iskriba. Ang maging iskriba ka nung unang siglo o nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo ay isang mahalagang posisyon sa komunidad ng mga Hudyo. 500 taong nakalipas, si Ezra bilang isang nagsisilbing modelo nito, sangayon sa Biblia, makikita natin sa Ezra kung ano ang katangian niya. Ang Ezra ito ay umahon mula sa Babylonia. Siya ay isang eskribang dalubhasa. Napansin niyo po, no? Isang eskribang dalubhasa o isang eskribang lubos na nakakaunawa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel. Ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiniling sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. Sipin mo, sumasama or kasama ng Panginoon ang iskribang ito. Sumasa kanya ang Diyos. At makikita natin, dalubhasa siya. Grabe ang kasanayan ito, no? Sa kautusan ni Moses. Sa Nehemiah, makikita rin natin uli siya. Dinala ni paring Ezra. Okay? Saserdoteng Ezra, hindi lang siya iskriba, kundi saserdote rin siya. Ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig ng may pangunawa ng unang araw ng ikaputong buwan. Ito yung revival na nangyari during the time ni Nehemiah. Siya'y bumasa mula roon sa harap ng liwasan
na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa. At ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Isipin mo yan, mga kapatid. Almost 70 years, hindi nangyari ito sa Israel. Ngayon nung nagkaroon ng revival, makikita mo simula pa lang sa madaling araw hanggang katanghaliang tapat ng hapon. Tuloy-tuloy si Estra sa pagbabasa ng salita ng kautusan. Ano pa sabi rito? Si Estra na iskribay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Matitias, Shema, Anas, Urias, Hilkias at Maasias ay nasa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa ay sina Pedaya, Misael, Malkiya, Hasum, Hashebadana, Sakarias at Mesulam. Mga pangunahing lalaki ito nung kapanahonan na yon. Binuksan ni Estra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan. Ibig sabihin, elevated siya, parang may pulpit, may stage siya, no? Nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. Ayan, ang ganda ng prinsipyo rito, no? Yung pagtayo nila, sign po ito ng respect. Hindi sila tumayo kay Estra. Tumayo sila nang buksan ni Estra ang salita ng Diyos. At it is in a form of a scroll. So makikita mo yung respeto ng tao, no? Nakakapanginig itong mga mababasa mo rito, eh. Pinuri ni Estra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. Gayun din sila Joshua, Bani, Sherebias, Hamid, Akub, Sabetai, Hodias, Amasias, Kelita, Asarias, Jozebed, Hana, Pelelia, ang mga Levita ay tumulong sa taong bayan upang maunawaan ang kautosan samantalang taong bayan ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Walang umuupo. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautosan ng Diyos na may pakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, kaya naunawaan ng mga tao ang binasa. Nung binasa po ni Estra yung kasulatan, in-expose din po niya ang kahulugan nito. Nagkaroon ng exposition ng salita ng Diyos. At ang blessing po rito, naunawaan ng mga tao ang binasa. Dito makikita itong lalaking ito na guro ng kautusan. Sangayon sa Biblia, na magkagayon sinabi niya sa kanila, ito'y sapagkat ang bawat guro ng kautusan, iskriba, na naging alagad ng paghahari ng langit, ay katulad ng isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan. So dito makikita natin ang isang dalubhasa na sa kautusan ng ating Panginoong kautusan ng lumang tipan, naging alagad ng paghahari ng langit. Anong masasabi natin dito? Ang isang guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit, ibig sabihin, naging isang estudyante na natututo ng mga bagong kaalaman patungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi lamang patuloy siyang nagtuturo, patuloy din siyang natututo sa mga bagong bagay na kanyang itinuturo rin. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng halimbawa sa kanyang mga alagad na natuto sa kanya at sila'y nagturo. Dito makikita natin, yung iskriba kasi, naging alagad ng paghahari ng langit. So, yung iskribang ito, na dalubhasa na sa lumang tipan, hindi same time naging alagad siya ng paghahari ng langit, naging tagasunod siya, naging estudyante siya, na natututo ng bagong kaalaman patungkol sa paghahari ng Diyos. So, itong mga natututunan niya, hindi lamang natututo siya, kundi itong mga natututunan niya, dahil iskriba nga siya, itinuturo din niya. No? Ang ating Panginoon, ganyan. No? Nung ang ating Panginoon ay magsugo ng mga alagad sa humayo kayo at gawin yung alagad ang mga bansa. Turuan nyo silang ganapin lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. So makikita natin dito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo, nung nag-train siya ng kanyang mga alagad,
itong mga alagad niya na natuto sa kanya, itinuro niya, itinuro din ng kanyang mga alagad doon sa mga future disciples nila, yung mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Kristo na dapat nilang, na natutunan nila, na dapat din matutunan ng kanilang mga alagad. Hanggang nga sa sumulong ang katuruan ng ating Panginoong Kristo. Pansinin niyo rito sa aklat ng gawa, no? Nang makita nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at nang malaman sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila sa kanila at kanilang nakilala na sila yung mga kasama ni Jesus. Bakit? Eh ba, isipin mo na kapag nakapangaral at nakapagturo yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo, hindi naman sila formal na nakapag-aral katulad ng mga rabay na 14 na taon na nag-aaral. Pero makikita natin, may mga natutunan silang aral sa ating Panginoong Kristo at ang aral nito ay ibinabahagi rin nila sa mga tao. Ngayon, makikita natin dito, hinalintulad ang isang lalaki na may-ari ng sambahayan, no? Hinalintulad ito, itong iskriba nito sa isang lalaking may-ari ng sambayanan. Kapag sinabing may-ari ng sambahayan, siya yung Panginoon sa bahay. Nagpapakita na may malaking otoridad at kanyang responsibilidad sa kabutihan ng kanyang sambahayan. Gumagawa ng mahalagang desisyon ang taong ito sa kanyang tahanan para sa kapakanan nito. Isang mahalagang responsibilidad niya ay ang panatilihin ng pagdaloy o patuloy na pagdaloy ng pangangailangan sa bahay. Ito man ay pagkain, damit, gamit at kung ano-ano pa man. At ito iniimbak niya sa lagayan nila o yung tinatawag nilang storeroom or storehouse. Yung word na treasure na ginamit doon, ang ibig lang po sabihin, yung kayamanan na word na ginamit doon, ang ibig po sabihin noon, storehouse o kaya storeroom. So ano makikita natin dito, no? Na magkagayon, sinabi niya sa kanila, ito ay sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay katulad ng isang lalaking may-ari ng sambayan na naglabas ng mga bago at mga lumang kayamanan. Anong masasabi natin? Lumalabas na ang mga alagad ng Panginoon na magiging tagapagturo balang araw, responsable sa paghahatid ng katotohanan ng paghahari ng Diyos na natutunan nila sa lumang tipan, maging ng mga bagong kapahayagan ng ating Panginoong Kristo patungkol sa kaharian ng langit na itinuro sa kanila sa bagong tipan. Alam natin mga Hudyo itong alagad ng ating Panginoong Kristo. May idea na sila patungkol doon sa tinatawag nating paghahari ng Diyos or paghahari ng langit. May idea na sila rito sa lumang tipan pa lang yung paghahari ng Mesiyas sa kanila. Pero, nang lumabas ang ating Panginoong Kristo at pinalawak ang bagay nito, abay natanggap din yun ng mga alagad. Ito yung mga bagong pahayag patungkol sa paghahari ng Diyos, na napakalawak ang paghahari ng Diyos, no? Kung sa lumang tipan kasi, pag sinabi mong paghahari ng Diyos, may kinalaman dito na ang Diyos naghahari sa lahat ng tao dahil lahat tayo kanyang nilikha. Nung dumating yung ating Panginoong Kristo, abay pinaliwanag niyang maigi yung paghahari ng Diyos na hindi lamang ang Diyos naghahari sa lahat ng sanilika, kundi makikita natin ang paghahari din ng Diyos dito sakop yung tinatawag nating lahat ng tunay na mananampalataya. Sakop yung tinatawag din nating Christendom, na doon man sa Christendom na yon may mga ligtas at hindi ligtas. So ito yung bagong pahayag na natanggap ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo na balang araw ituturo din nila. Anong prinsipyo ang makikita natin sa nabanggit na talinhagang ito? Unang-una, mahalagang matutunan ang dalawang tipang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lamang po ang lumang tipan, kundi ang bagong tipan. And then, mahalaga din sa tagapagturo na maipaliwanag niyang tama ang mga katotohanan na nakapaloob sa dalawang tipang ito sa kapakanan ng pamilya ng Diyos. Dahil alam mo naman natin, may mga bagay sa lumang tipan na inireveal ng bagong tipan. At ganun din, may mga bagay sa bagong tipan, makikita mo nag-ugat ito sa lumang tipan. Pangatlo, maliwanag na makikita mula sa maraming katotohanan patungkol sa ating Panginoong Kristo na siya ang hari at dapat maghari sa buhay ng tao. Maliwanag na makikita ito sa dalawang tipan, sa luma at sa bagong tipan, yung maraming katotohanan patungkol sa ating Panginoong Kristo
na siya ang tunay na Mesiya na darating at dumating na at muli pang darating. At ang ating Panginoong Jesucristo na siyang hari na dapat maghari sa bawat buhay ng tao. Yan po yung mga prinsipyong makikita natin dito. Mga kaibigan, recap lamang po ng ating mensahe sa gabi nito. Unang-una, ang talinhaga patungkol sa lambat. Ang prinsipyo mula sa talinhaga, may paghatol na mangyayari sa inaharap, maging handa bago dumating ang paghatol, magpatuloy sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan bago dumating ang paghatol. Pangalawa naman, yung talinhaga patungkol sa may-ari ng sambayan, mahalagang matutunan natin ang dalawang tipang ibinigay sa atin ng Diyos. Mahalaga din sa tagapagturo na maipaliwanag niyang tama ang katotohanang nakapaloob dito sa kapakanan ng pamilya ng Diyos. Pangatlo, mahalagang maipakita natin mula dito ang maraming katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siyang hari na dapat maghari sa buhay ng tao. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Naway nagkaroon tayo ng isang aral sa dalawang talinghagang ito. Muli po, ipinapanalangin ko na this coming Sunday, isama niyo po sa panalangin sa ating muling pagkikita. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa natapos namin pag-aaral ng inyong salita. Pinupuri ka namin sa iyong kagandahan, loob at kabutihan. Salamat po sa oras na ibinigay mo ngayong gabi. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.